Pinangunahan ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang pag-alala sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. May ulat si Roddy Ray Salas ng PTV Davao. Isa sa 30 mamamahayag sa biktima ng Maguindanao Massacre, ang dabawin yung si Santos Gatchalian Jr. Para sa asawang si Nenen, sariwa pa rin ang nangyari kahit higit sa isang dekada na ang nakalipas. Buo pa rin ang loob na makamit ang minimiting hustisya para sa asawa. Ang isa sa mga pamilya si Bitty Bagi paabot ang damages nga ihatag sa katong moral o kuan civil. Lapag idatag. Muling nagtipon-tipon sa massacre site sa Purok Masalay, Barangay Salman sa bayan ng Ampatuan, ang mga kaanak ng mga biktima ng Maguindanao Massacre. 13 taon na ang nakalipas. Karamihan, mga media practitioner ang pinagpapatay noong Nobyembre 23, 2009. Nag-alay ng misa, bulaklak at nagsindi ng kandila para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. 2019, nang mahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang halos 200 sospek. 8 na ang namatay, kabilang si Governor Andalampatuan Senior. Nasa 80 pa ang tinutugis ng mga otoridad. Patuloy pa rin ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima na sumuko na ang mga salarin upang makamit ang buong hustisya para sa mga biktima. Why do I have to go there? Gigamble na ko akong safety para sa akong mga anak at akong pamilya. Akong husband, gigamble niya ang life dito na namatay siya dito. Sakit lang ang asa kong dugan. Nindot ba ang feeling mo ka dito sa asa sa lagilubong? Itinuturing na pinakamalagi na election-related violence ang Maguindanao Massacre sa bansa. Mula rito sa PTV Davao, Rod Gray Salas para sa Bayan.